So ayan guys, so kung napapansin nyo, ito yung pinaka maliit, ito. So ito yung madalas na hindi nakakadede, kaya ganyan yung katawan niya. So ito, tignan nyo yung laki niya, sobrang layo, di ba? So ito yung pinakamalakas dumede, and then yung mga to malalakas din. So ito yung laging nadadapura, siya yung pinaka nahihirapan. So ang ginagawa natin, tinutulungan natin siyang makadede sa nanay niya, or minsan tinutulungan natin siyang mag battle feeding, ano? Okay, so ayan, so pag battle feeding, so meron po tayong ginagawang dalawang klase. Unang-una, ang ginagawa ko po is based on my experience. So ang ginagawa ko, ginagatasan ko yung nanay na aso. So yun yung ipapadede ko sa may tuta. Okay, so another one, so may ginagamit tayong mga replacement na milk. So ang ginagamit ko sa mga tuta ko, since na nag-aso ako, tinatawag natin siya na, yung pangalan niya ay Puppy Love. So yung Puppy Love, tinitimpla ko, powder po siya. And then, titimplahin natin siya based dito sa may mga instruction dito kung paano siya gamitin for puppies. Okay, so yung ginagawa ko, kumukuha ako ng gatas sa nanay na dog kung marami siyang gatas. So kung wala namang gatas masyado yung dog natin, yung nanay na dog natin, so gagamitin natin yung replacement na milk. Tara, simulan na natin. So ayan, kung napapansin niyo po, yan po yung Shih Tzu po natin, yung inahin. So yan po yung gagatasan natin ngayon, ano? Tara! So ito na po yung second option po natin. So meron tayo ditong gatas. So meron din tayo ditong battle natin. So may iba't ibang klaseng mga nipol. And then yung timplahan natin. So yung water po na ginamit ko dito is yung purified na water. So ang gagawin lang natin, lagyan lang natin siya ng gatas. And then mix natin. Okay, so after natin siyang ma-mix, pwede na natin siya ilagay sa may bottle. So takpan na natin. Then shake. Nilinaw ko lang po, hindi po ako veterinary graduate or veterinary doctor. So, lahat po na ituturo po natin dito is based on my experience only and some research. So, kung may natutunan po kayo, maraming salamat. Kung wala po kayong natutunan, wala akong pakialam.